Ang tubig daw o fountain ay nagdadala ng swerte at nagtataboy ng kamalasan. Habang may mga nagrereklamo na sila daw ay minalas ngayong panahon ng pandemya. Meron din namang mga lalo daw sinwerte dahil sa lockdown. Bagong bahay, bagong karera at pinagkakakitaan, bagong pag-ibig. Alamin natin ang kanilang mga kwento at sikreto sa swerte dahil silang magpapatunay na wagi ang positive sa buhay. Wala naman mangyayari po sa'yo kung tatamad-tamad ka lang dyan. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, handa na ba tayo? Handa na ba ako? Nakilala siya dahil sa nakakaaliw na makeup transformation niya sa social media. Kopyang-kopya sina Nadine Lustre, Ivana Alawi, at iba pang local at international celebrity sa makeup. Kasama dyan ang miyembro ng South Korean girl group na Blackpink na si Lisa Manoban. Anong say niyo? Siya ang 21 anyos na si Leticia Velasco o mas kilala sa kanyang YouTube channel na Leticia. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! It's me, Leticia! At dito sa harap ng isang taniman ng mais sa isang kalye dito sa Barangay Palisok sa Bautista, Pangasinan, binyahe pa talaga namin ang bahay ni Leticia. Ang superstar vlogger na magaling mag-makeup, I really went here because I want to meet her. Nilipad pa talaga namin ito. And Rated Korina is going to show you her home at ang kanyang sikreto ng swerte. Bakit nga ba sinwerte ang batang ito na ngayon ay sikat na at nakapagpundar na ng mga kagamitan para sa pamilya? Ay, ang ganda naman ng kanilang garden. Hi, Leticia! Hello! Oh, nandito na ang Rated Korina. Hello po, Rated Korina! Welcome po! Hi! Noon pa man, hilig na ni Leticia ang pagme-makeup. Bata pa lang, nakita na siya ng talento sa pagkukulay. Okay, nung mga bata po ako, nagdo-drawing-drawing na po ako. Mahilig na po ako sa art. So, nagkaroon po ako ng interest na mag-transform din sa katulad ng mga princess, animes, child features ni... Sadyang masiyahin at natural na palabiro itong si Leticia. Kaya, noong 2019, lakas loob niyang pinasok ang mundo ng YouTube. Si Leticia, aminado nga raw na hindi kakinisa ng balat. Katulad ng ibang mga content creator, nakakatanggap din siya ng bashing o mga pambubuli mula sa mga negatrons. Ano mo binabash nila sa'yo? Sabi daw po nila, ang dami ko daw tigyawat, magpaderma ka naman. Ganon? Hindi mo bagay. Ay, sus, Mariosef. Gayunpaman, ginawa niyang inspirasyon ng lahat ng panguhusga na natanggap niya. At Abril noong nakaraang taon, aba, sinwerte! Pumalo agad sa 1 million ang kanyang mga subscribers. Pero ngayon, higit na 2 million ang followers mo. Ano ang sikreto? So para sa akin po talaga, nasa ano yung pagmamahal mo sa ginagawa mo eh. Kasi magre-reflect naman po yan. Halimbawa, kung gusto mo ba yung ginagawa mo, mare-reflect sa mga nanonood sa'yo. Kung gusto ko yung mayutatatak sa kanila na dahil sa'yo, nagbi-makeup na ako. Aba. Pinapanood kita. Ganun po yung mga pang-inspire po. Hindi makapaniwala si Leticia sa lahat ng biyayang natatanggap. Nakabili na siya ng bagong kagamitan sa bahay. Motor para sa ama. Magarang sasakyan para sa pamilya. At suporta sa pag-aaral ng kapatid. At kung dati, tinatapatan lang niya ng bumbilya ang mukha niya at bintilador ngayon, sinwerte na si Leticia, meron na siyang sarili niyang professional makeup room dito sa kanyang garden. Air condition, kompleto ang gamit. Wow! Hi! Uy, wow! Makeup studio! Nice! Ikaw nag-ayos? Talaga? Galing! So, dito ang shooting mo? Yes po. Lagi dito. Aba, ito pala ang lugar kung saan siya nagpapayaman. Sinwerte talaga eh. Very, very, very proud sa kanya, sa mga ginagawa niya. Siya lahat ang, sa financial, siya na lahat.
followers niya, lagi kong sinasabi na be humble lagi. So mukhang siniswerte ka talaga sa ginagawa mo. Yes po. Right, diba? Oh, Year of the Ox. Feeling swerte ka ngayong darating na taon. Yes. Itong taon na ngayon. Opo. Okay. Kasi nararamdaman ko po talaga kung mahal mo ang ginagawa mo at alam mo yun na kahit na mahirap ang kung may problema ka man at nahihirapan ka, go ka pa rin kasi wala naman mangyayari po sa'yo kung tatamad-tamad ka lang dyan. Correct. Go with the flow lang po. So yun ang pinanggagalingan ng swerte mo. Yes. Oo. Opo. Talagang tsatsaga. Yes. Opo, tsaga lang talaga. At para mas kuminis pa si Leticia at matigil na daw ang pangungutya sa kanyang naglalakihang dagyawan, hinandugan namin siya ng isang set ng K-Magic Skin Essentials. Ito para sa'yo. Itago mo yung ribbon ko. Ako pa nag-ribbon yan kanina umaga. Okay, so ito yun ha. Lahat complete na ito. Andito na rin yung description ng bawat product. Okay. Oo, ang ganda, no? Ako nag-design yan. Andiyan na lahat, pati ingredients, all natural, from Switzerland, and US FDA approved. So, dito sa pump packet, ayan yung pump packet, kompleto na. Ito yung bestseller din namin. So, you start with the facial wash. Hindi ako gumagamit ng sabon sa face. Kasi talagang mas gentle ang facial wash. After the facial wash, is the toner. Before you put on your makeup, this is one of the best primers. Ayan, itong K-Magic Skin Cream. Pagtatanggalin naman ng makeup, ayan na. It's the best. Take it off. Ngayon, iba ang sabon ko for katawan. Di ba namimili pa tayo kung glutathione ba, papaya, or kojic? Ito, 3-in-1. Pag hindi ka pa pumuti dito, ewan ko na. And meron pa siyang double, okay? Itong wow. Double na ito, para mas matipid. For the body, K-Magic Skin Cream wow. For body. Siyempre, hindi pwede maiwan ang kilikili. Wow, yan talaga problema. Kasi ito, meron siyang day and night. Ano ba talaga ang pinakamagandang product para sa eyelashes? Ito pampahaba and pampakapal wow. Ng pilik mata and kilay. Wow. Last but not least, alang haba ng hair mo, wow. Girl, kailangan. Walang yes. Falling hair. Yes. And ito nandiyan na rin lahat. Keratin, aloe vera, biotin, argan wow. Oil. Nandito na lahat. And that is your K-Magic Beauty Set. All for so you. Much. Okay, ayan. Depende naman sa tunay inyo, ngang walang mawawala kung susubukan ng mga bagay na magpapasaya at magbibigay sa'yo ng magandang kapalaran. So ano para sa iyo, Leticia, pagkatapos ang lahat ng swerte at tagumpay na ito? Ano ang sikreto sa swerte para sa isang tao? Sa akin po talaga, ang swerte po ay yung pagtatiyaga mo at pagmamahal sa trabaho. Kasi kahit ano pong gawin po natin, basta may tiyaga, may nilaga. Sabi nga nila, di ba po? So para sa akin po yun po. Pagtitiis, ganyan. Kahit anong problema, basta masaya tayo. Yan ang swerte. Opo. Nag-uumpisa pa lamang ang aktres na si Dani Barreto sa kanyang buhay may asawa at pagpapamilya nang pumutok ang pandemya. Danielle, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? Yes, Father. Javier, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife? Yes, Father. April 23, 2019, nang ikasal sila Dani Barreto at Javi Panlilio. At makaraan ang 5 buwan, ipinanganak ang kanilang baby girl na si Camila Marguerite o Millie. Dahil naging mahirap ang panganganak ni Dani noon kay Millie na muntik pang ikamatay ng kanyang baby girl. Marami ang naging takot ni Dani noong magka-pandemya. Pag ganyan yung bata, magpupuyat ka, okay lang kahit walang tulog. Of course, I wanted Millie to have the same like childhood as me. Like, I want her to be able to play outside, to be able to see her cousins, see my family. And
the time apart from my family, which is I'm so not used to because every Sunday ko sila nakikita. Tapos all of a sudden, hindi na namin sila nakita for 2 months, 3 months. And it was so, parang nag-iiyakan kami at one point. At ang ibang plano nga nila ng asawa niyang si Javi ay naantala. Hey guys. Katulad ng pagpapatayo ng bagong bahay. The entrance, of course. Sinabahan na kami kasi alam namin na naku, mukhang mapuput on hold na naman yung bahay natin. Hindi na naman siya mabibuild. Kasi it was postponed twice eh. So parang kami, it was more of like, what are we gonna do? Eh, ayaw na namin mag-rent. We were renting so much eh, sa first house namin. Ang lupa kung saan itatayo ang bahay ni Danny at Javi ay wedding gift ng magulang ni Javi. Pero dahil nahihiya si Danny na makitira sa bahay ng biyanan, lakas loob silang nagpursige na ituloy ang pagpapatayo ng bahay. Kinuha nilang arkitekto ang matalik na kaibigan. He's an architect. And he knew me so well. He knew me and Javi so well. So when we were building the house, yung nag-present siya sa amin, alam niya na yung personalities namin. So nakuha niya agad in one presentation. Sabi niya, okay, this is what we wanted. We wanted a homey, comfy, and masarap sa mata. Yung hindi masakit sa mata. Gusto namin yung nakaka-relax yung bahay. Yung nasa labas ka, tapos excited kang umuwi. Todo tipid si Danny at Javi upang mairaos ang pinapangarap na bahay. 4 na buwan ang naging konstruksyon ng bahay nila. We wanted wood colors, neutral colors and nudes and the beige. Gusto talaga namin yung maganda sa mata. Halika, pasa kayo! Tatlong floors ang bahay na may 4 na kwarto. Ang kwarto ni Millie ay nasa pinakataas na floor. Nasa second floor naman ang kay Javi at Danny. Sa kwarto naman namin ni Javi, was very specific with lighting. I wanted the lighting to be very homey in the eyes and very comfortable and relaxing na. And Millie's room is very bright because she has some windows. And I really chose this nice wallpaper that complements, that's very neutral, floral, and very nature vibe. The furniture was kami ni Javi nag-usap doon. But in terms of this, kami ni Javi nag-collaborate, like what he wanted, like for the couch, because he's the one mostly who uses the ground floor. So he chose the sofa, and this coffee table that you see here was chosen by the both of us as well. We used to have a rectangle dining table that was really big that it won't fit this house. So when we saw this, instantly pareho kami nag-click. That's it. Tunay na ngang wala nang mahihiling pa si Danny. At dahil may bago ng bahay, next year, plano na rin nilang sundan si Millie. First of all, you have to be positive kasi you have a family, may anak ka eh. Parang basically, your kid absorbs everything that you do, everything that you feel. So if dadamdamin ko, magre-reflect siya sa anak ko, I have to always be happy so she's happy. Katulad ni Danny, naging mapanghamon din ang pandemya kay Andrew Magana o Drew. Dahil barista, kasama ang kanyang mga kaibigan, nagtayo sila ng coffee shop. Yung pagtatayo namin ng coffee shop, it's mostly pure passion. Tapos experience na din sa trabaho since nagtrabaho kami sa isang malaking coffee chain. Pinakapinanghawakan lang namin dun is yung knowledge namin sa kape. Subalit, 2 buwan lang matapos magbukas ang negosyo, naku! Bigla namang nag-lockdown. Ang puhunang kalahating milyon na walang parang bula. Parang kakasimula lang namin, tapos biglang yung challenge na dumating is pandemic na ang hirap solusyonan. Tapos trinay namin ang trinay kung kakayanin pa hanggang sa yung dumating na hindi na po talaga kaya. Nung nangyari yung pandemic, malungkot sa una kasi parang iniisip ko, parang all these years na pinagtrabahuhan mo, pinag-aralan mo, tapos sa isang click, mawawala. Failure siya ulit eh, on my end. Lahat ng mga plano sana namin to move forward, parang biglang na-hold. Kaya kami nag-stop. Minalas man, hindi huminto si Drew. Nagtayo siya ng sari-sari store. Dahil nakita ni Drew na malakas ang online selling. Nagbenta siya ng cold brew bottle gamit ito. At unti-unting nakaipon.
Sa pagsisikap at lakas ng loob, ang dating sari-sari store, isa na ngayong Japanese-inspired coffee shop. During ECQ, parang ni-research ko yung Japanese coffee culture. Tapos dun ko nakita nga yung parang potential na parang pwede rin natin siyang i-apply dito sa Pilipinas, which is parang coffee counter lang. Ang kanyang kape, mas nakilala pa sa social media. Naging barista si Drew sa loob ng 5 taon. Kaya pagdating sa coffee drinks, siya na rin mismo ang gumagawa. Bestseller ang kanyang tindang Caramel Macchiato, White Mocha at Strawberry Frappe. Masarap siya. Ito ang frap na natikman ko, nakakaiba. Hindi siya nakakaumay. Bida rin sa kanilang menu ang Basque Burnt Cheesecake, Cheese Tart at Vegan Chocolate Chip Cookie. Kapag mga weekend, medyo nakakaano po kami, mga 300 cups. O na given na usual day, mga nakakaano kami, 200 cups po. Ganun. Naging mapamaraan si Drew sa pagtayo ng negosyo niya. Ang ilan kasi sa mga gamit dito, recycled at second hand. Mula sa kahoy, bakal, ilaw at mga upuan galing pa mismo sa lumang shop niya. Kahit minsan, parang maraming no's or parang maraming detour bago ako makarating dun sa mismong goal ko. Ini-ensure ko lang na parang meron akong parang positive mind para parang to overcome lahat ng yun. Ang pait at tamis ng kanyang buhay ngayong pandemya, tinimpla para sa inaasam na tagumpay. Kung titinglang lang natin siya or parang hindi tayo parang gagawa ng paraan sa parang sa sarili natin, hindi tayo makakapag-move forward. At dapat gawing positibo yung pananaw sa buhay kahit nasa gitna po tayo ng pandemya. Sila Leticia, Danny at Drew ay mga patunay na kahit mang sinubok ng pandemya, iba pa rin ang may diskarte at yun ang tunay na swerte sa buhay. Handa na ba kayo?